Hello guys, good day. Welcome back to Sports Couch. And if this is your first time watching, I'm inviting you, please click subscribe and hit that notification bell para updated po kayo sa mga future videos natin. Now, in this episode, ang ganda ng boxing match na inaabangan natin, no? Si Yumir Marshall, our country's hope in the middleweight category in amateur boxing. Si Yumir nga nanalo na, assured na siya ng bronze medal. Sa boxing kasi, no? Sa quarterfinals, pag nanalo ka, papasok ka ng semifinals, you're a winner of at least, kung matalo ka sa semifinals na yun, of at least a bronze medal. The winner, of course, of that semifinal match will move on to the battle for gold. Maglalaban yung dalawang fighter for gold. Kung sino yung manalo doon, gold na. Kung sino yung matalo doon, silver. Ang lalabanan ni Yumir ngayon ay yung semifinal match. Teka nga pala. Parang nalito na ako doon. If he wins that match, assured na po tayo na silver kasi papasok na po siya sa finals. So, yun. Napakaganda ng laban na binigay niya against Arman Darchinian. Hindi po ito yung nakalaban ni Nonito Donaire, ha, doon sa professional boxing some 10 years ago na yata yung laban na yun. Malaki po ito, middleweight category po ito, pero the same country, Armenia. Kung hindi ako nagkakamali, doon din po si Victor Chinian. So ang ganda nga ng laban, first round pa lang pinatulog na siya ni mukhang may inip na yata si si Yumir Marshall. Binilisan niya na yung laban. Joke lang po, ano? With all due respect dun sa kalaban niya. So ang ganda ng pinakita nga ni Yumir Marshall, na solid niya yung kalaban niya. Yun, the result, we are at least awaiting a bronze medal. Pero nasa semifinals na po ngayon si Yumir. Another win would mean at least silver, di ba? Kasi papasok na nga siya sa finals. So, ang tanong ng marami, sino ba yung makakalaban niya? Ang makakalaban niya po ay yung Ukrainian na nakalaban niya na dati. Ang kalakas po nitong kalaban nito, hindi po ito biro. Kung kilala niyo po si Triple G, ng professional boxing sa middleweight din, and na kumakampanya to, parang ganun yung maasahan nyo. Forward fighter na talaga namang bubugbugin ka talaga. Napakalakas ng kalaban ni Yumir Marshall. To give you an idea, nagharap na kasi si Yumir at itong kalaban niya na ito na si Alexander some years ago. So ang nanalo nga doon, yung kalaban niya, hindi po naman natulog si Yumir. I think, pwede napanoorin na lang po natin yung laban, no? Ito po yung laban nila. Pakikita ko yung video. Medyo liliitan ko lang yung size nito kasi pwede tayong makapira, di ba? Pero I'll stay here kasi kailangan magsalita pa rin ako. So, ayun, basta liliitan ko lang yung konti na video, tapos yung konting mukha ko nandiyan pa rin. Para naman hindi tayo makapiraid. Sayang yung effort natin, no? Ayan, para magkaroon kayo ng idea kasi yung kalaban ni Yumir Marshall in this semi-final Tokyo Olympics middleweight boxing.
Come on!
So ano sa tingin nyo? Ayan, napanood nyo yung laban, di ba? Sabi ko sa inyo, para si Triple G yung kalaban ni ano eh, na talagang malakas sumuntok. Tapos hindi siya tumitigil talaga. So napakabigat ang laban ni Yumir Marshall. Pero I think that Yumir has a pretty solid chance since that fight. I think that fight was 2018 yata kung hindi ako nagkamali. Ituwid nyo na lang ako, okay lang yun. Mag-comment na lang kayo sa comment section. Okay lang yan. Welcome na welcome po dito yan. Hindi po tayo madamot. Hindi po tayo sensitive sa feedback. Mag-feedback kayo, please. Mag-subscribe kayo sa channel. Like niyo yung video. Please lang. Wala tayong ginagawa rito kundi love, pure love of Philippine sports. Ang sarap ng laban, no? Pero malaki yung chance ni Yumir Marshall. I think he has really improved a lot since their last fight. Kung hindi po ninyo na itatanong, kung hindi nyo alam, si Yumir Marshall po, nag-train po yan kay Freddie Roach sa Wildcard Gym. Matagal na nag-training yan doon. Kasi nag-turn na rin yan ng professional boxing. Alam nyo, yung professional boxing po pwede na rin maglaro sa amateur. Yan, inalis na po ng Olympics yung distinction, amateur and professional. Pinag-isa na yan sa Olympics. Whether amateur ka or professional ka, pwede. Kaya pwede yung Manny Pacquiao natin eh, di ba? Ano kaya mangyari kung si Manny Pacquiao na yung lumaro sa Olympics? Ano sa tingin nyo yung mananalo? May mananalo pa kaya kay Manny Pacquiao? At anong category, weight category, lalaro yung Pacquiao? Sabi nga ni Manny, lightweight, kaya niya pambalikan eh, 135 pounds. Ngayon kasi naglalaro siya, 147 pounds na. Mabigat. Yun yung welterweight sa professional boxing. Nandun siya kasi nandun yung malalaking pangalan, nandun yung malalaking laban, syempre nandun yung malalaking pera. Yan. So, ang ganda ng laban, no? Sana nga, no, maipakita ni Yumir Marshall yung kanyang diskarte, yung kanyang bago acquired na skills na naituro sa kanya ng kanyang mga trainers, at syempre yung experience niya magdadala sa kanya to another victory. Let's hope and pray na lang na walang madisgrasya, no, sa laban na yon. Pero let's really hope na manalo si Yumir Marshall sa laban na to. Wow, napaka historical na naman, no? Alam nyo ba na 1932, itama nyo ko, no, nung huli tayong magmedalya ng tatlo sa Olympics. But this time, malaki po yung nahakot natin, no? Malaki pa yung asahan natin. Meron po tayong ginto. Meron po tayong ginto sa weightlifting. Tapos meron pa tayo inaasahan sa ibang sports. Sa boxing, syempre. So sana magtagumpay kayong lahat, no? Ang buong Pilipinas will support you, win or lose. We are very proud of our Filipino athletes. So yun lang po muna. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe na, sa mga nag-continue to follow us. We are also in Facebook. Please continue to follow our page, Sports Couch, sa Facebook. And of course, sa YouTube, paki-like, subscribe yung ating channel sa mga hindi pa po nagsasubscribe. Maraming salamat po for watching. Stay safe, everyone. This is June, and this is your Sports Couch.